BALANCE SHEET! Ang pag-uusapan natin ay BIR advices. And later on, i-discuss ko sa inyo, yan, paano mag-fill up itong form na to, okay? BIR advices. Sir, sabi ng BIR, ganito gawin ko eh. Sir, ganito raw ang gawin ko eh. After humingi sa akin ng advice, pupunta sila sa BIR, hingi sila ng advice. Pak! Gusto ko nga sampalin eh. Pak! Ganito po yan, sir. Hindi ka dapat humingi ng advice sa BIR. Itong librong ito ang tutulong sa'yo kung bakit hindi ka dapat humingi ng advice sa BIR. Under RM 53-2010, Section 30. Oops, hindi pala Section 30. Aha. Ay, nako, hinanap ko na, no? Aha, hindi Section 30, kung hindi Section 17, Letter G. Ito, totoo yung pag-aaral. Letter G. Nakita nyo ba yung letter G? Yan. Ang nakasulat dito, prohibition against acting as lawyer / legal counsel, accountant, consultant, or similar services in behalf of a taxpayer. No revenue official or employee shall act as lawyer / legal counsel, accountant, consultant, advisor, or similar services in behalf of a taxpayer on tax-related matters and involving the discharge of one's official functions that will be prejudicial to and or will compromise the rights and interest and or interests of the BIR. Non-compliance therewith shall be considered as conduct prejudicial to the best interest of the service and shall constitute as grave offense. Pag-usapan natin, ano penalty ng grave offense? So, makikita niya sa Section 43. Okay? Nakasulat dito sa Section 43. Okay? Mas particular sa Section 44. Nakasulat dito, first offense, suspension for 6 months and 1 day to 1 year. And second offense, dismissal. Ang ibig sabihin nitong binasa natin, ito yung laman eh, yan yung laman. Protection ninyo yung nakalaman dito. Hindi lang yon. Yung nakalaman dito, pag binili nyo to, andi dito yung mga ano ko eh, winning letters. Ayan oh. Ha? Bawat segment ng letters na dapat nyo isulat sa BIR, nandi dito. May communication, may circulation. So, lahat ng mga pwede nyong gamitin, hindi nyo na ako kailangan bayaran. Kasi pag binayaran nyo ako, mahal. Mga bossing, mahal ako. Yan, no? Mga ganyang letter, oh. Diba? Yan ang laman ng aking nito. So, bumili na kayo nito. Kasi pag bumili kayo nito, meron pa kayong 12-month protection starting from the date, the month of purchase. Mura lang ito, okay? Bumili na kayo. Kayong mga taxpayer na namumblema sa accountants nyo, bookkeepers nyo, at consultants. So, pag balik tayo dito sa BIR advice. Pag may BIR advices, huwag nyong kunin. Bossing, sabi, ano ba gagawin ko dito? Actually, pag nag-advise sila, that is illegal. Why? Pinagbabawalan silang maging lawyer nyo. Attorney ninyo, CPA nyo, o consultant nyo. Bawal yan, sir. Maging advisor sila, bawal. Diba? Advisor. Itong mga bagay na to, pinagbabawalan sila. So, pag sila ay nag-advise sa inyo tungkol sa letter of authority, subpoena duces tecum, ha?
o plan candado, tax mapping, o ganito na lang gawin mo ha. That is act prejudicial to the interest of the BIR. Ganito na lang gawin mo ha. Ganito ginagawa namin. Ganito gawin mo. Actually, inilulur ka. Lure. Ha? Pinapupunta ka dun sa bitag. Pag nabitag ka na, patay ka na. Ano sabi? Uy, meron kaming 5-day BAT compliance notice. Woo, walang kwenta yan. Sabi, gusto ko suntukin yung BIR official. Ano? 5-day compliance, BAT compliance notice eh. Wag pansinin. Tarantado ka ba? Eh, pag hindi pinansin ng taxpayer yan, eh, makusasarado yung company. May offline kandado na nga eh. So, wag na wag po ninyong, kasi nagbabiolate po ito ng, ano, ng batas. Pinagbabawal po ito yung prejudicial, ha? Pinagbabawal po ito ng batas. Wag na po kayong kumuha ng mga BIR accountants nyo, pati yung asawa tsaka anak na taga BIR, ang tatay niya, ang nanay niya taga BIR, ang asawa niya taga BIR, mag-ingat ho kayo dyan. Ang dami na hong istorya na itinitip kayo nung bata o nung asawa niya dun sa kanyang asawa, kasi meron silang tinatawag na 15% commission. So kung 1 million yung binayad mo, nilagay mo yung lagay, ha? Yung tinatawag na grease money. Okay, may grease money kang 1 million, 15% yung sa kanila. So 150,000 kagad 'yun. Eh kung halimbawa meron silang 10 kliyente o 20 kliyente o 20 clients, 'di ba? So kita na kagad sila ng mga 3 million. Imaginein mo. So, wag po, okay? Yung susunod nating video, papag-aralan natin ito. At bumili na po kayo nito. May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro
tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR Tax Mapping, BIR Open Cases, at BIR Lifestyle Checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax Mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline kandado. Tuturuan ko kayo ng offline kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging miyembro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko po kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming tao na nangailangan. Labanan na po natin ang BIR graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po. Tang, 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 tang. Ito po topic natin, protection tax mapping. Okay. Habitual na po. Okay. At hindi ho natin pwedeng tigilan na mag-tax map ang BIR. Allowed ho ang BIR na mag-tax mapping sa inyo 3 times a year. Ayan ho. 3 times a year. So, ano nangyayari pag nagta-tax map ang BIR? Alam po ba ninyo na nagsasarado ng kanilang sales outlet o mga negosyo yung mga taong na tina-tax map? At ito ho masakit. Sa BIR Priority Program ng 2018, ha? BIR Priority Program 2018. Ang priority po, ito malungkot, small taxpayer. Small taxpayer ho ang priority. Sino small taxpayer? Tayo. Okay? So para maiwasan ho natin, ha? Kasi iwasan na natin yung mga tarantado at mga corrupt na BIR official. Ang hinihinging lagay ho sa tax mapping is 5 to 10,000 per visit. Okay? Hindi lang yan, hawak ka sa leg. So, para maiwasan yan, ino-offer ko po sa inyo ang serbisyo ng grupo ko, Emelino T. Maestro. Poproteksyonan ko ho kayo sa
tax mapping ng BIR. Wala ho kayong babayad sa akin for the next 12 consecutive months from the month of purchase. Wala ho kayong gagawin, mga kasama. Bibili nyo lang po yung libro. At may pupunta hong tao sa inyo, of course, yung expenses, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other related expenses para ho maitama kayo. Forever na hindi na kayo ma-tax map. Eh, of course, sa inyo yun. So, this video will amend all my previously issued video having the same subject matter. Okay? Bibili lang ho kayo nito. Libro. At open ho ako sa dealers. Ha? Sino man ang gustong maging dealer ko, lalong-lalo na sa mga probinsya, kulang na kulang po ang mga consultant, mga competent, caring tax specialista. Ha? Competent and caring tax specialista dyan po sa probinsya. So, ito po yung libro. Bibili nyo po sa akin. At pag binili nyo po sa akin, definitely, may coding ho ito. Protektado ko ho kayo sa tax mapping. Only buy the book 12 consecutive months from the time of purchase. Eh sir, pag lumagpas na yung 12 consecutive months, maliit na lang po yung ibabayad nyo sa amin. Okay? Iniisip ko nga, okay lang ba sa inyo 500 a month protection nyo sa tax mapping operations ng BIR? Inassure ko sa inyo, yung tax mapping penalty, doon lang naman kayo natatakot, di ba? Sa laki, hindi naman kayo pwedeng ipasara ng tax mapping, ilagay nyo sa utak nyo. Hindi kayo pwedeng ipasara ng tax mapping. Kayo lang po, voluntarily, ang nagsasara ng tax mapping. Pag, andyan na, BIR, sarado natin. Ayun, ganun na nangyayari. Andyan na, BIR, sarado natin. Ah, takot na takot kayo. So, tatanggalin natin unang-una sa inyo yung fear ninyo sa tax mapping. Which is wala namang kakwenta-kwenta at walang pinanggagalingan. Ang BIR lang naman ay nag-i-impose ng batas. So, tuturungan ko kayo para hindi kayo matakot. Okay? Turungan ko kayo paano hindi matakot at paano labanan yung fear na nasa inyo. At yung BIR penalty. Okay? Yung BIR penalty para dyan sa tax mapping, i-zero natin. Zero. I-zero natin, okay? So, wala kayong gagawin uli. Bibili lang ho kayo ng libro ko. At open po ako sa mga partners. Para tayong Grab partners o Grab driver ko kayo. Kayo yung driver. Kayo yung nagdadala ng pasahero. Kayo yung kumikita ng komisyon dito. Okay? Kontakin nyo ako ngayon na para mag-usap tayo. Okay? O, huwag nyo kong kakalimutan yung susunod na video rito.